Good morning to each and every one of us. Welcome to our blog and to our channel. Right now, I'd like to talk to you about being burdened by something na piling mo ang bigat-bigat na ang dalhin. Na parang, Lord, bakit paggising ko, pangit ang gising ko, mabigat ang pakiramdam ko, no matter how hard I pray, sometimes ganun po talaga nangyayari. No matter I often read your word, the Bible, still ganito ganyan. Alam niyo po, bilang isang mananampalataya ng Panginoon at bilang isang tao rin na normal, nangyayari pong talaga yan. That's why kailangan nga natin ang mga salita ni Jesus, sapagkat bago po siya pumalik sa langit, kailangan alam natin yung authority natin. Kaya nga po, nangyayari lang po ngayon, kahit binigyan na po tayo ni Christ ng authority, nakakalimutan po natin yan dahil sa dami po ng problema ang dumarating sa atin. Sino ba tayo kay Kristo? Tayo ay beloved, tayo ay pinatawad sa lahat ng kasalanan natin. At hindi lang po yun. Sabi po nung iba, yung mga hindi naniniwala sa at na pati sakit natin o yung financial natin o yung prosperity natin, yung mga hindi po naniniwala na ang mga bagay na yun ay kasama sa atonement ni Christ, malaking problema po. Kasi talaga po, nung namatay po si Kristo, full package po yun. Namatay po siya para bayaran ang ating mga kasalanan. Pangalawa, para pagalingin ang ating mga karamdaman. Pangatlo, para i-bless tayo financially. Material blessing ha, i-prosper tayo. At bigyan niya tayo ng magandang future. Kasama po lahat doon yan. Diba, huwag nating maligitin ang pagkamatay ng anak ng Diyos. Kasi, minsan, pagka nakalimutan mo kung sino kay Kristo at nakapokus ka lang doon sa problema mo, maski Kristiyano, parang minsan nawawala na sa hulog. Ibig sabihin, nawawala na sa sarili. Parang buong maghapon, down siya. Nakakalimutan niya kung sino siya kay Christ. Well, we are the beloved of Jesus. You know what? Meron tayong authority. Paano mo gagamitin yung authority mo? By speaking the word of Christ. Paano? Ito. Sa Old Testament, pumupunta ang mga tao sa Diyos at nagpapakumbaba at nananalangin, nagre-request sobra. Pero nung sinabi ni Jesus sa cross, "It is finished, tetelestai." Nabuksan na ang heaven, ang gloria, ang langit, at lahat ng blessings available na. Unang blessing ay ang maborn again ka. Makakilala ka kay Jesus. Pag nakilala mo na si Jesus, therefore, pati authority nandoon na. In fact, sinabi doon sa Luke, binigyan ko kayo ng authority. Meron po tayong authority. Halimbawa, may nararamdaman kang sakit. Ganito ang gagawin natin. I declare in Jesus' name, sakit lumayas. Yes. Amen. At wala kang pera, I declare in Jesus' name, magkakaroon ako ng pera. Pero yung pagde-declare mo, alam mo na si Jesus ang gagawa ng paraan para isupply ang iyong pangailangan. Ganyan po nangyayari sa akin minsan. Then, ililid ako ni Lord kung paano kikita ng pera. Ganun po yun. Patlo, halimbawa, medyo parang nade-depress ka. I declare, I command you, spirit of depression, nalisanin ako at huwag nang bumalik. Yes. Ang tawag po rito, word of faith. Kailangan, hindi mo lang binabasa ang word. Hindi sapat yung babasahin mo ang word. You need to speak it. Sabi ng Bible sa Proverbs, okay? Chapter 18, verse 19. Death and life is in the power of the tongue. Kung ini-speak mo ay death, halimbawa, death.
Malulungkot na naman ako maghapon na to. Wala akong pera. Bakit ang hirap-hirap ng buhay? Puro na lang kabagabagan. Sasabihin ni Lord sa langit, anak, wala akong magagawa. Kasi yan ang ini-speak mo eh. Pero pag, kapag ka sinabi mo, Lord, alam ko ang sitwasyon ko. Alam ko walang laman ang bulsa ko ngayon, Panginoon. Pero dahil namatay ka sa krus, alam ko magkakaroon ako ng pera. Alam ko kung may nararamdaman man ang mahal ko sa buhay, na sakit, gagaling ito. Take it from me, napatunayan ko na po yan. You can call me a false teacher. Okay lang, sinasabihan na nga po kaming ganyan dito eh. Huwag daw maniniwala sa amin. So ano po yun? Eh, naranasan ko yan. Bakit di ko paniniwalaan? Believe it or not, ha? Dumating po ako sa point na talagang di ko na alam ang gagawin ko since nung namatay ang daddy namin. Saan kami kukuha ng ganito, ng pera, ng gaya? You know what? Iprinubide ni Jesus! Kaya hindi ako mapipigilan na ipangaral ang tunay na gospel. Sasabihin nila, gospel of prosperity. Eh ano? Mayaman si Jesus. Gusto niya tayong busugin ng kayamanan ng langit. Pero, tiyakin natin ang puso natin ay tama. Let's have the heart na according sa salita niya. Ang isang totoong born again ay hindi na magiging ganid, hindi na magiging sakim. Masarap po sa born again yung nakakita ka ng tao na nangangailangan, then tinutulungan mo. Sapagkat, pag ginagawa mo yan, si Jesus ang nakikita sa'yo. Hindi ang sarili mo. Take it from me, nangyari lang sa akin yan last month. Lord, kukulangin po ako pag ibibigay ko pa itong 500 ko. Alam mo, binibigyan ko siya ng 500. Hindi. Grabe, Lord. Hallelujah. Ilang araw may kumakatok ng sarili. Naiyak ako talaga. May blessing. Nagawa ko na lang, Lord, thank you. Mahal mo talaga kami. Mahal mo ang mga born again Christians. Sana lahat ng born again Christians ma-realize nila, Lord, ako, na hindi ka lang namatay para sa kasalanan nila, na namatay ka rin para sa finances nila, sa financial nila, kasama yung sa atonement, pati yung healing nila kasama sa atonement. Amen? Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, basahin niyo po, assignment, basahin niyo sa Psalm 103 verses 2 to 5. Nakalagay po doon, niredeem tayo sa kasalanan, niredeem din tayo sa destruction, niredeem tayo sa, ano pa, sa lack. Ano yung lack? Kakulangan. So, dapat alam po natin ang lahat ng ito. Alam niyo po, kahit dito po sa YouTube, karaming naninira sa Word of Faith, bulaan, eh ano? Siraan na nila kami. Siraan na nila ang Word of Faith. Okay lang. Pero ito po sasabihin ko. Ang isang bagay na naranasan ko, o pag ikaw mismo naranasan mo ng bonggang-bongga mga bagay na ito, ito pong sasabihin ko, hindi ka matitinag. May kanta po, si Kristo ang sandigan, hindi nagigiba. Woo! Si Kristo ang sandigan, hindi nagigiba. Diba? Sing lakas na, di ba? Dan-dan-dan, di nagigiba. Hindi ako matitinag, hindi ako magigiba. Sapagkat, Jesus ang aking foundation. Natin! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Okay? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko po kayo sapagkat dito po sa channel natin, si Jesus ang pida. Dito po sa channel natin, masaya, punong-puno ng blessings. Dito po sa channel natin, maa-unlock, makakandaduhan yung kung paano iuulan ng langit ang blessings. No? Tulad po ng sinabi ko, ako po ay hindi matitinag sa pag-share ng katotohanan ito sapagkat naranasan ko. You know what? Ang isang bagay na naranasan ay totoo. So, again, thank you very much. And Jesus loves us all.